Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw mga bata. Isang paglalakbay na naman mula sa kwento ng bayan ko ang ating kagigiliwan at kapupulutan ng aral. Ako nga pala si Ate Lea E. Morales mula sa Bugtong Napulo Elementary School, Division of Lipa City, Region 4A, Calabarzon. Aking bibigyang buhay ngayon ay maikling kwento na may pamaghat na ayaw ko sa kaklase ko na isinulat ni Filipino Charito M. mula sa San Gabriel III Elementary School, GMA, Cavite. Ating ginuhit ni Jhucel A. del Rosario sa paralang elementarya ng Malainen bago na ikabiti. Namimili ka ba ng kaibigan mo? Halina't samahan ako sa kwentong pinamagatan na Ayaw ko sa kaklase ko! Paa? May panga! Lloyd! Nagulat ako sa sigaw ni Teacher Nora. Lumakas bigla ang tawanan. Ano ka ba namang bata ka? Pwede ka namang pumasok na maayos, kumapang ka pa! Maupo ka na! Wika ni Teacher Nora, sabay taas sa salamin niya, sa matang nalaglag na sa ilong niya. Hindi naman galit si Teacher, malakas lang ang boses niya. Paano kaya niya nalaman na may gumagapang? Hindi naman siya nakatingin, may third eye kaya siya? Sinundan ko siya ng tingin. Naupo siya sa likod. Isang notebook at isang lapis lang ang laman ng bag niya na may malaking mukha ng kandidato. Ang lukot niyang polo, puti ba o dilaw? Puro putik pa ang sapatos, bahaba sa kanila. Ayoko sa kanya! Unang araw pa lang ng pasukan, late na siya. Ang dumi pa ng damit, hindi pa binati si teacher. Hindi rin nag-sorry, tumingin ako ulit. Bilog na bilog at masasayang mga mata ang nakatingin sa akin. Gusto kong umiti, pero di ko gagawin. Ayoko talaga sa kanya. Kamusta ang unang araw mo sa paralan, Justine? Tanong ni Lola, nena, pag-uwi ko galing eskwelahan. May bago ka bang mga kaibigan? Sa Dubai nagtatrabaho si Mama at Papa, kaya dito muna ako kay Lola nakatira. Nalungkot talaga ako noon. Pero okay na ako ngayon. Masaya naman akong si Lola lang ang kasama ko. Inaalagaan niya ako at alam kong mahal niya ako. Mayroon siyang kasama sa bahay, si Ating Mayan. Siya ang nagluluto, naglilinis ng bahay, naglalaba, nagpa-plancha at kung ano-ano pa. Pero ang mga damit ko, si Lola ang naglalaba at nagpa-plancha. Gusto ko nga ako ang naglalaba at namamlansya ng damit ni Justine, lalo na mga inuporme niya. Narinig kong sabi ni Lola noong nag-video call si Mama. Ayaw ni Mama na naglalaba at namamlansya si Lola. Matanda na kasi siya. Ang bata ay dapat maging malinis sa katawan at damit. Wala makikipagkaibigan sa iyo at hindi ka kagigiliwan ng tao kung marumi ka. Sermon ni Lola sa akin noong pumunta siya sa bahay namin sa Laguna. Nahuli niya ako naglalaro ng lupa sa labas ng bahay. Lagi na akong malinis. Ayokong magalit si Lola, nena. Mahal ko kasi siya. Nakita ko si Lloyd kaninang uwian. Nakatingin sa mga kaklase namin naghahabulan. Nakatayo sa may puno at nakangiti. Gusto niya yatang sumali. Pero hindi naman siya sinasali ng mga kaklase namin. Marumi nga kasi siya, kaya wala siyang kaibigan. Kung makikipagkaibigan ako sa kanya, sigurado akong lalayuan rin ako ng mga kaklase namin. Nakita ko siyang tumakbo palabas ng gitna eskwelahan. Sayang! Mukha pa naman siyang mabait at masayahin. Nakita ko iyon sa bilog na bilog niyang mga mata. Lloyd! Lloyd! Kising na! Uwi na! Ang lakas na naman ng tawa ng mga kaklase namin. Biyernes na ngayon, sa isang linggo, dalawang beses nang nakatulog si Lloyd sa klase namin. Hindi naman siya nahihiya talaga. Lloyd, gising ka na. Uuwi na tayo. Tinapik-tapik na ni Teacher Nora ang balikat ni Lloyd para magising.
Napakamot na lang si Lloyd sa batok. Pagdilat niya kasi, mukha ni teacher ang nakita niya. Lalong lumakas ang tawa na ng mga kaklase ko. Natatawa rin ako. Hindi ko na pinigil ang sarili ko. Tumawa na rin ako ng malakas. Birthday na ni Lola Nena sa darating na linggo. Marami siyang darating na bisita. Sinamahan ko siya sa palengke. Namili kami ng ihahanda niya. Marami na kaming pinuntahan tindahan, pero bakit wala kaming bit-bit? Lola, nasaan po ang binili natin? Kukunin na lang ang mga iyon sa aking kargador. Dumaan muna tayo sa damitan, apo. May bibili lang ako. Yaya ni Lola sa akin? Bibili siguro si Lola ng damit niya. Doon na natin hintayin ang maghahakot ang binili natin sa luguan. Kumain muna tayo. Nasabihan ko na siya noong isang araw. Patalon-talon ako sumunod kay Lola. Kakain kami ng lugaw! Ang sarap ng lugaw na may itlog! Busog na busog ako! Alin yun ah? Kanina pa ba kayo? Hindi, katatapos lang namin kumain ang apo ko. Sagot ni Lola. Napatingin ako sa batang may dalang maliit na kariton. Nakangiti siya sa akin. Tuwang-tuwa siyang makita ako. Kitang-kito ko iyon sa bilog na bilog at masasaya niyang mga mata. Ito nga pala si Justin, ang apo ko. Doon siya pumapasok sa paaralan na pinapasukan mo. Nagkikita ba kayo roon? Opo, magkaklase po kami. Masayang tugon ni Lloyd kay Lola Nena. Talaga, mabuti naman kung ganon. Binili nga pala kita ng bagong uniforme. Ito na ngayon ang gagamitin mo mula ngayon. Salamat po, Aling Nena! Nahihiyang tinanggap ni Lloyd ang bago niyang uniforme. Hindi pala para kay Lola ang damit na binili niya. Para pala kay Lloyd. Walang anuman anak. Basta kung may kailangan ka, huwag kang mahihiyang sabihin sa akin. O kaya ipasabi mo na lang sa aking apo. Total naman pala ay magkaklase pala kayo. Paano? Tara na at tanghali na. Baka may iahatid ka pa. Yaya ni Lola? Birthday, Lola, bukas, punta ka. Sige, pag walang masyadong tao rito sa palengke, marami tao kapag linggo, mas marami ang kinikita ko. Ibibili ko si Lola ng gamot niya sa kapagkain namin hanggang Lunes. Puno ng siglang pagkukwento ni Lloyd. Ngunit bakit nalungkot ako bigla? Nalungkot ako para sa kanya. Nakita ko ang sagot sa bilog na bilog niyang mga mata. Wala na ang saya na lagi kong nakikita. Nalulungkot din pala siya. Kagaya rin ang lungkot ko noong naglalayakad palayo si na mama at papa. Palayo sa amin ni Lola. Palayo sa akin. Binigyan ni Lola si Lloyd ng pera. Nakangiti na ulit ang bilog na bilog niyang mga mata. Pumunta ka sa bahay bukas para makapag-uwi ka ng ulam para sa Lola mo. Ang laki po nito, Aling Nena! Ibibili ko po ng gamot ni Lola. Salamat po! Mabagal ang takbo ng tricycle. Hindi masyadong makaabante sa dami ng nagtitinda sa eskinita. Kaway pa rin ang kaway si Lloyd sa akin. Hindi ko naman maalis ang tingin ko sa kanya. Ayaw ko pa rin ba kay Lloyd? Ayaw ko pa rin ba siyang maging kaibigan? Bumibilis na ang takbo ng tricycle. Palabo na ng palabo si Lloyd sa paningin ko. Palinaw naman ang palinaw sa akin kung bakit marumi ang kanyang uniforme, kung bakit nahuhuli siya sa pagpasok sa eskwelahan, kung bakit nakatutulog siya sa klase, kung bakit hindi siya makipaglaro kahit gusto niya. Naandun pa rin si Lloyd, nakatayo, nakatanaw, kumakaway. Paliit na ng paliit si Lloyd. Palaki naman ang palaki ang ginawa kong pagkaway at pagngiti sa kanya. Sana lang ay makita pa niya. Ayaw ko pa rin ba kay Lloyd? Ayaw ko pa rin ba siyang maging kaibigan? Maaga akong gigising bukas. Maaga kong aabangan ang pagdating ng batang dati kong inaayawan. Aabangan ko ang pagdating ng bago kong kaibigan. Isang bagong kaibigang may bilog na bilog at masasayang mga mata. Sana'y napulutan ninyo ng aral ang ating kwento sa tunay na pagpapakahulugan ng pagkikipagkaibigan. Hanggang sa muli ng mga kwento ng bayan ko, paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa anim ng Bureau of Learning Resources
at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matutok.